Kamakailan lang nang namataan ng Special Weapons and Tactics o SWAT team sa harapan mismo ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC ni Pastor Apollo Kiboloy. Naging usapin at palaisipan ito ng ilang mga nakasaksi kung ano nga ba ang pakay ng naturang special force sa naturang lugar. Nagkataon nga lang na na-deploy sila sa lugar na iyon o ang kanilang talagang sadya ay ang tulad ng nasa isipan nating lahat, walang iba kundi ang isa sa pinaka-kontrobersyal na personalidad ngayon sa bansa, si Pastor Apollo Kiboloy. Hindi nalingid sa kaalaman ng lahat ang napakalaking pabuya na nakapatong ngayon sa ulo ni Kiboloy na nasa 10 milyong piso. At maaari pa nga itong mas lumaki, matukoy lamang ang kasalukuyang pinagtataguan ni Kiboloy. Kaya naman nang makita ang SWAT sa Davao sa mismong malapit sa KOJC, ay posible nga kaya na may natanggap silang impormasyon na naroon sa mismong lugar si Kiboloy. Samantala, dahil na rin sa lantarang puwersa ng pamahalaan, umalma ang mga supporters ng pastor at makikita madalas ang kanilang pag-alma sa mga news items sa isang broadcasting company na pag-aari ng pastor. Minsan na ngang nagbigay ng babala ang administrator ng KOJC na mga walang pakundangang pagtugis kay Kiboloy. Ayon kay Nelly Dalizada, Chief Executive Office ng KOJC, pero itong sinasabi ko sa inyo, huwag ninyo kaming sagarin, huwag ninyo kaming sagarin, matino kami, matino kaming kausap, matino kaming kingdom citizen, matino kaming Filipino citizen. Kaya huwag kayong ganun-ganun na. Akala nyo natatakot kami dyan sa mga patrol-patrol ninyo na, yan? Kung totoo kayong mga law enforcer, aba dapat yun bang dapat proud kayo? O di ba kaya may mga pangalan? Aba nahihiya na kayong ipakita ang mukha ninyo. Kasi nga mula kayo sa kadiliman. Hindi pa dito nagtapos ang kanyang pagpapahayag ng kanyang sama ng loob. Tingnan ninyo saan man kayo pumunta. Kaayusan, pagbabago, peace, love. Pero hindi ninyo ma-appreciate. Kasi nga meron kayong mga malicious intent. Pera, 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 yun ang inyo. Greed of power, yan ang inyo. Binigyan kayo ng power ng sambayan ng Pilipino. Kayong nasa power, lalo na kayo dyan sa Malacañang BBM. You are the president of the whole Philippines. Yung nag-vote sa inyo at yung hindi nagboto sa inyo, president ka ng buong Pilipinas, you should be the unifying factor of the Philippine people. Pero tingnan mo ang ginagawa mo, kung may puso ka, alam mong matino ang aming mahal na pastor. Pero tingnan ninyo, tapos kaming buong komunidad dito idadamay ninyo. We are living here peacefully. Namumuhay kami ng makatarungan. Hindi kami prostitute, hindi kami bangag, wala kaming tontoniladang shabu dito, tapos ganyan ang gagawin ninyo. Then you are the most unrighteous authority in the whole Philippines, ang dagdag pa nito. Ngayon naman mga kaalam, ating babalikan ang mga dahilan kung bakit ng aba tinutugis si Kiboloy. Ano nga ba ang mga kasong kanyang kinakaharap? Alam nyo ba na ito pa lang si Pastor Kiboloy ay mayroong 43 counts na magkakaibang kaso sa US kabilang na ang conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud at coercion, sex trafficking of children, conspiracy at bulk cash smuggling, samantalang kamakailan naman ay naglabas ng warrant of arrest ang Regional Trial Court ng Davao City laban sa pastor at lima pa dahil sa reklamo ng child abuse. Ang lima sa kanila ay nakapagpaghain ng bail, samantalang si Kiboloy ay nanatili pa ring at large. Kasalukuyan at kinakaharap niya sa bansa ang kasong Anti-Trafficking in Persons Act of 2003. At dahil nga sa pagnanais na agad mahuli ang pastor, ay ipinangako ang pabuyang 10 milyon sa sinumang makakapagturo ng kanyang kinaroroonan. Ayon kay Secretary Benhur Abalos, mula umano sa isang pribadong individual ang pabuya na tumangging pangalanan. Ginawa umano ang donor dahil sa kakayahan ni Kiboloy na magtago mula sa otoridad. Noong June 10, matatanda ang humigit kumulang 100 pulis ang lumusob sa compound ng Kingdom of Jesus Christ KOJC sa Davao City para sa warrant of arrest para kay Kiboloy. Gayunpaman paman ay bigo ang mga ito na mahuli ang pastor. Tila nanggigil naman ang puwersa ng kapulisan dahil sa bigo nilang operasyon. Ayon nga kay PNP Chief Gen. Romel Marbil, na maaaring maharap sa kasong obstruction of justice ang mga taong nagtatago kay Kiboloy. Tila nagpapahiwatig rin umano ito na talagang guilty siya sa mga kasalanang ipinapataw sa kanya.
Ayon naman sa kanyang mga taga-suporta na hindi umano nagtatago ang pastor dahil sa mga bintang sa kanya, kundi dahil sa mga pagbabanta sa kanyang buhay. The June 10 attack is a clear manifestation of that much attention, and excessive force was adopted and was employed for what? For the arrest of a person whose motion for reconsideration is still pending before the Department of Justice, and the sheer number of armed personnel which were dedicated vis-a-vis. The supposed arrest of Pastor Apollo C. Quiboloy would make anyone think that he is the number one terrorist in the Republic of the Philippines, ayon kay Attorney Israelito Torreon na siyang legal counsel ng KOJC. Samantala, balikan naman natin ang panibagong namamataang puwersa ng pamahalaan laban kay Quiboloy, kung saan nakapwesto ang SWAT malapit sa KOJC. Alam kaya ito ng kasalukuyang mayor ng lungsod ng Davao na si Sebastian Duterte? O isa na naman itong lantarang pagkontra ng kapulisan sa naturang pinuno? Kung anuman sa tingin nyo mga kaalam, ay kayo na ang humusga. Bakit nga ba ganito kaingay ang pagkakasangkot ni Pastor Apollo Quiboloy sa iba't ibang kaso? Noong taong 2021, naihanay ang pastor sa Most Wanted na listahan ng Federal Bureau of Investigation o FBI dahil sa mga patong-patong na kaso kabilang na ang panghahalay, human trafficking at smuggling. Makikita sa website ng FBI ang pagbibigay babala kaugnay sa paghahanap sa sinasabing Appointed Son of God na ang tinutukoy ay Apollo Carreon Quiboloy, ang head pastor ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC, dahil umano sa partisipasyon nito sa isang labor trafficking scheme upang makapagpadala ng kasapi ng simbahan nito sa US sa pamamagitan ng ilegal na pagkuha ng visa at pagpilit nito sa miyembro na magsolicit ng donasyon para sa isang peking charity, mga donasyon na ginagamit para tustusan ang operasyon ng simbahan at marangyang buhay ng mga pinuno nito. Kaugnay nito ay pinilit din daw ang mga members na magaling magsolicit ng donasyon na pumasok sa peking marriage, o di naman kaya ay kumuha ng mga fake student visa upang maipagpatuloy ang mga solicitation activities sa US buong taon. Pinabulaanan din ng FBI na mayroon din umanong recruitment sa mga kababaihan na maging personal assistant o tinatawag nilang pastorals ni Quiboloy, na siyang naghahanda ng kanyang pagkain, tagalinis ng kanyang bahay, tagapagmasahe at mas masahol pa ay maging rin sa pakikipagtalik sa kaya na tinagurian umanong night duty. Mula sa kasong isinampa sa kanya ng Federal Grand Jury ng United States District Court for the Central District of California sa Staana, California, nagresulta ito ng paglabas noong Nobyembre 10, 2021 ng isang federal warrant upang siya ay hulihin. Samantala, noong Enero 2024, nagkaroon naman ng pagdinig ang Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality of the Senate of the Philippines sa pangunguna ni Senator Hontiveros. Ngunit iginiit naman ng kampo ng pastor na hindi daw haharapin ni Quiboloy ang anumang pagdinig ng Senado na wala namang karapatang magdesisyon kung ang isang tao ay may sala o inosente. Noong Enero 23, 2024 naman, sa isang pagdinig, limang miyembro ng KOJC ang nagsalita laban sa kanilang minsang kinilalang leader na si Quiboloy. Ayon sa isang recorded video, ang mga biktima at nakaranas umano ng mga pang-aabusong sekswal, matapos silang tanungin kung handa ba silang isakripisyo ang kanilang katawan. Maliban dito ay isang alias, Amanda din ang naglabas ng kanyang masamang karanasan kay Quiboloy na nilapastangan umano siya nito noong 2014, kung kaya umalis siya sa simbahan nito at nagtatrabaho na lamang dahil ayaw umanong ibigay sa kanya ng Jose Maria College, ang paaralan na pag-aari din ng pastor ang kanyang transcript of record. Isa pang miyembro ang nagpapatunay rin sa bintang sa pastor na pamimilit nitong solicitation activities. Inuutusan umano silang magtinda at mag-solicit, at lahat ng kanilang nakokolekta ay kinakailangang ibigay ng buo sa simbahan. At kung sino man di umano ang hindi sumunod, ay kinakailangang ipukpok ang kanilang sariling ulo sa pader hanggang sa dumugo ito, pagpahid ng sili sa mga mata sa maging sa pribadong parte ng kanilang katawan. Nakunan din ng statement ang isang dating coordinator ng KOJC
na siyang minsang nakaranas na inutusan, umano siyang magbenta ng kanyang ari-arian at ibigay sa simbahan, at kung wala namang ari-arian, ay kailangang mangutang upang makapagbigay sa simbahan upang maabot umano ang kanilang kwota bilang paghahanda sa pangalawang pagbabalik ni Jesus. Isa rin sa mga inakusa sa pastor ay ang pagbibigay ng mga peking scholarship sa mga miyembro ng KJC at pirsahin itong mamalimos para sa simbahan. Iilan lamang ito sa mga statement ng mga naging biktima umano ni Pastor Apollo Quiboloy na kung ating susumahin kung ito ay makatotohanan, ay talaga namang hindi makatao at isang uri ng labis na pang-aabuso. Kaya naman, ang tanong mga yon ng nakararami, magiging sapat kaya ang lakas ng ating pamahalaan upang matugis itong si Quiboloy na talaga namang tila napakaraming naging biktima dahil sa kanyang nabuong kapangyarihan sa kanyang simbahan. Saan nga kaya ngayon nagtatago si Quiboloy? Sino kaya ang makakakuha sa nakahandang pabuya na nakapatong sa kanyang ulo? Mabigyan kaya ng hustisya ang lahat ng kanyang naging biktima? Ano sa tingin nyo mga kaalam? I comment nyo naman sa ibaba ang inyong personal na pananaw sa isyung ito.